yung Mazda CX-5 2.5. So ngayon, inspection natin yung piston ring, mga katropa. I-share ko sa inyo lang, lalo sa mga beginners, kung nag-overhaul kayo para mayroon kayong idea sa pag-overhaul ng engine, mapa-diesel man yan, mapa-gasolina, mga katropa. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manapat. The Mechanic ka. TV. So siyempre, ito yung stock ng piston ring ko. Hindi ko siya binali pag sa pagtanggal. Tinanggal ko dahan-dahan tapos nilinis ko, mga katropa. Kasi nga inspection natin, iko-compare natin yung bagong piston ring na OEM. Yan, OEM lang yan, mga katropa, yung piston. So, i-share ko sa inyo kung paano yung inspection. So, ito yung ating manual pag inspection ng piston ring. So, sabi rito, itutulak natin yung piston sama ng piston ring, 43.9 mm. So may mga sukat, mga katropa. So bibigyan ko kayo ng idea kung paano kalalim yung 43.9 mm sa ating piston. So 43.9 mm, so yung lalim kukunin natin yung 43.9 mm. So tingnan natin tong sa piston. Yan, kung gaano kalalim yan. Kumbaga isasakto lang natin dun sa ano, sa top. Yan, ganyan. So tingnan natin kung ilan. So 49 siya, mga katropa. Ayan, 49. Ayan, 49 siya. So hinihingi is 43 lang. 43. So ibig sabihin, 43, mga ganyan lang yan, mga katropa. Ayan. Ayan, mga ganyan. So pwede rin naman isakto lang dito yung lalim bago yung sukatin si end gap, mga katropa. So pagdating naman sa piston ring, siyempre kahit hindi nyo pa isukat yung end gap dun, dito pa lang makikita na natin. Ipapakita ko sa inyo, mga katropa. So yun, mapapansin nyo yung piston ring. Top ring to, mga katropa. Kung mapapansin nyo sa upper part is medyo pantay-pantay. Pagdating sa baba, hindi na pantay-pantay yan, mga katropa. Ayan o. Oh. Ayan. So yung may kulay, yun yung ating OEM, mga katropa, na piston ring. Yung kulay itim yung ating stock piston ring. So mapapansin nyo yung stock natin almost pantay-pantay. Pero yung OEM natin, hindi pantay-pantay ang layo. Diyan pa lang malalaman na natin yung end gap clearance, mga katropa, na malaki yung sa OEM, mga katropa, kaysa sa ating original stock na end gap clearance, mga katropa. Yan yung top ring. Yan, mapapansin nyo yan, diba? Yan yung basic inspection lang. Hindi pa natin sinusukat sa ating bore. So ito naman yung ating second ring, mga katropa. Tingnan nyo yung may pintura yan, yung ating OEM. Yung walang pintura, yung ating stock. So makita nyo kalayo, diba? So kapag gagamitan nating piston ring compressor yan, pinres natin ng ganyan, aabot na yung clearance ng ano sa ano. Dito sa ating bago, hindi pa umaabot, mga katropa. So ibig sabihin, medyo malaki ng konti yung clearance ng ating OEM sa original, mga katropa. Mamaya susukatin natin sa bore para malaman natin kung pasok siya sa maximum specs. Yan. Kaya mas maiging ini-inspection natin yung OEM na binibili natin, kinocompare natin sa original, mga katropa. At sinusukat natin yung dalawa sa bore, yung stock tsaka yung OEM, para malaman nyo yung clearance ng OEM tsaka yung original stock pa, mga katropa. Susukatin natin sa bore, mga katropa, yung old stock tsaka yung new stock. Ay, yung new piston ring. Ito yung second ring na old stock, ito yung bago, ito yung stock natin, ito yung bagong ring. So itutulak lang natin, isagad na natin hanggang dito sa piston. Ayan, yung lalim niya. Ayan. Para makakumpara natin yung sukat kung papasok siya sa maximum ano, maximum tolerance ng end gap niya. So yun. Naitulak na natin. So dito tayo sa specs natin. So sa specs natin sa 2.5, sa top ring pinakamataas lang yung 18 mm, second ring
18mm to 28mm, oil ring 35mm, yung pinakamataas. So ngayon check natin mga katropa. So yung gagamitin natin yung ating pillar gauge na wala siyang ano, puro 10, 20, 30. So ngayon sa top ring, tingnan natin sa 18. So ito 20 na natin mga katropa, kung masikip ba siya sa 20. Ayan, ito yung ating top ring na bago, medyo malaki. Oops, itong old natin medyo pasok, ayan o, sa 20, pero sobra siya sa ating ano, standard na 18mm, pero sa 20 pasok dito. Medyo maluwag ng konti, nasa 25 to. Ayan, dito sa second ring specs natin 28, so lagyan natin siya ng 30 mm. Second ring, ito yung ating stock. Ayan, lagyan natin yung ating stock. Ayan, medyo maganda yung ano, sa 30 mga pareho sila ng second ring. Ayan, so yung pinaka maximum niya is 35. So tingnan natin kung papasok yung 40 mga katropa dito sa second ring. Ay, sa first ring ba yun? 35 maximum, o first ring 35. Pag hindi pumasok yung 30, nasikip, o pinaka maximum niya 35, ay pumasok o dito masikip din. Ayan, no, masikip dito sa ating stock. Ayan, no, ibig sabihin maganda pa yung ano ng stock natin kesa rito sa ano, malaki. Gaya yung sinabi ko, pinakita ko sa inyo sa first ano natin, malaki yung clearance. Doon pa lang malalaman mo na, oh, 35 sobra. Tingnan natin sa 40 kung kakasa sa 40 yan. Saan yung 40 natin? Although ayan ang pumasok sa 40 mga katropa, ibig sabihin 35, malaki ng konti ito, ito sakto sa 35. Second ring naman natin 30, pasok to, sobra pa, malaki na yung second ring ng ating stock dito. Uy, sakto ba? Tignan natin kung ano ba yung maximum niya is 45. So tignan natin sa 40, yan, ito yung 40. So check natin sa 40 itong bago. Ish, so ayaw pumasok. Ibig sabihin maganda yung second ano, pumasok sa ating stock, masikip yung 40. So yung maximum niya is 45. So pasok pa to mga katropa. Kaya mas maganda pa yung clearance nung stock natin kesa sa ano eh, kesa sa tawag dun, kesa sa OEM mga katropa. Ito OEM second ring stock, stock OEM. Yan, so maximum nya 35, 45, 52, oil ring, second ring, top ring. Yan, so ito naman yung ating purpose and function ng piston ring mga katropa. Yan, hindi ko nababasahin, dadahan-dahanin ko na lang, slow motion na lang. Yan, so ito naman yung sa piston mga katropa. Yan, so yung tawag pala dito sa lalim nito is yung cavity pagdating sa piston. Yan, makapansin nyo to, ito. Yan, so pagdating naman sa pagsetting ng piston ring, kung nasan yung top, kung nasan yung lower ring, yan, ito yun. So ito siya, ito yung top ring. So kung mapansin nyo, yung notch niya nandito sa itaas, sa loob mga kakatropa. So yung original, wala siyang marking, wala siyang T1, T2 or top na nakalagay mga katropa. Pero dito sa ating OEM, ayan, meron siyang marking mga katropa, kung mapapasin nyo, malabo. Ayan o, oh, ayan, ayan, meron siyang marking, ayan o, oh, ayan, T1 nakalagay. Dito sa second ring,
T2 nakalagay. Pero yung original natin, wala siyang marking, mga katropa. Walang T1 na nakalagay. So, babase tayo sa top ring cross section. Yung nuts niya nasa taas. So, si second ring cross section, yung nuts niya nandito sa gilid. Ito yun. Nandito sa gilid yan. Papakita ko sa inyo. Ito. Ayan, makikita nyo naman, meron siyang talim. Ayan, oh. O, ayan, no. Nandito sa gilid. Sa labas. Ayan. Sa rail naman, wala namang problema dyan, mga katropa. Basta naka-position lang. Same lang naman yan, mga katropa, pagdating sa rail. So, yun lang, mga katropa, yung about sa inspection ng ating piston ring. So, ngayon, yung magiging, pag kinabit natin tong OEM, so, okay naman siya. Kaya lang, hindi siya magtatagal, mga katropa. Basta, itama nyo lang kung nasaan yung top, kung nasaan yung ilalim. Hindi pwede magkabaliktad. Yan, pag magkabaliktad yan, loose compression na kayo. So, mangyayari dyan, uusok na yan, mga katropa, pagkabaliktad. Yan. So, ganun din dito. Kaya nga meron akong marking, nilinis ko yan, minarking ako kung nasaan yung top. Dahil walang, ayan o, halata naman na nandito yung nut sa taas. Dahil wala siyang T1 na nakalagay. So, tignan natin, magpapahanap tayo ng ibang ibang ring. Kasi nga, sinend ko sa kanila kung ano yung, kung gaano kalayo, kalaki yung end gap. Sabi nila, nagkabit na daw sila doon sa ibang lugar. Sabi ko, hindi po pwede sa akin yung ganyan kasi nga, hindi tatagal yung gawa natin pag ganong kalaki, mga katropa. Kailangan, mas maganda pa nga, ibalik na lang natin yung luma, di ba? Kaso nga, siyempre, hanggat merong makukuha ang bago, palitan natin ang bago kasi piston ring yan eh. Para sure ball tayo, mga katropa, sa ating sanloob. Yun yung pinaka-importante dyan, yung piston ring, yung torque ng main bearing, Conrad bearing, yan yung sa panloob na sinisigurado natin, mga katropa, para hindi magkaroon ng bulilyasa yung ating ginagawa. Mga isang buwan pa lang, dalawang buwan pa lang, umuusok na. Yun. Kaya kailangan siguraduhin natin, mga katropa, yung ating panloob na parts, lalo na pag mag-overhaul. Mas maganda kayo yung gagawa at nang makita nyo yung pagkakabit ng ano. Saka nga pala, yung sa ano, napansin nyo, yung sa gasolina, ito, halimbawa, ito na lang, 2.5. Ano, ang liliit lang, 0.13 to 0.18. 0.18 to 28. 0.10 to 35. Tapos, yung maximum niya, ayan, 35, 45, 52. So, ibig sabihin, hindi na bababa dapat sa 52. 45, tsaka 35. Pag lumagpas na dyan, yung end gap clearance sa maximum piston ring end gap clearance, ibig sabihin, palitin na yan, mga katropa. Yun naman sa diesel, mapapansin nyo, ayan, meron tayo sa diesel, example lang, 25 to 40, yan. 50 to 75, second ring, oh, di ba, ang laki? Bakit mas malaki sa diesel? Kasi nga, pag niliitan nila na sobrang liit yang sa diesel, mabilis mag-init, mga katropa, yung ating piston. Hirap dito, kaya ganito kaliliit yan, dahil meron, yung sumusunog sa kanya ay meron siyang spark plug, mga katropa, gasolina spark plug, mabilis masunog. Yung sa diesel, yung sumusunog sa air and fuel, mga katropa, yung compression, yung compress, yun yung sumusunog, yung init, mga katropa, ng ating ano, wala siyang spark, di ba? Diesel tsaka hangin lang yan, mga katropa. By heat lang yan. So dito, meron siyang spark. Tapos gasolina, mabilis masunog, kaya kahit maliit yung clearance niyan, walang problema dyan. Pero, siyempre, meron nga tayong maximum na sinusunod. Hindi naman pwedeng lumiit pa rito yan, tsaka dito. Saka dito. So, kailangan mag-umpisa ka dito sa 13, papunta sa 18. Yan. Ito, hindi naman pwedeng lumagpas ng 35. Hindi pwedeng lumagpas ng 45. Hindi pwedeng lumagpas ng 52. Yan. Yan yung pinaka-maximum yan. So, yun lang, mga katropa, yung about sa ating piston ring. Mga katropa, sa setting. So, hindi papasa sa atin to. Hindi papasa sa akin itong ano na to. So, papahanap tayo. Pag wala, no choice. Babalik ko na lang yung luma.